Walang 3? Ang ganda na. Walang 3 eh. 1, 2, tas 3. Hello guys! Welcome back to Uda Tech. I'm Kuya Josh and we're back. Galing kami sa aming, ano, ito natin pinakamahaba naming hiatus mula muli namin gawa ng ano, video. Kasi, kami ba? Or baka ako? Kasi hindi na ako masyado nakikita. So, ayun guys, wala kami masyadong ano, bagong stock kasi ng ROG laptop this past few days. But, fortunately, nagpadala sila ng isang item na tingin ko very exciting to review. This is from the Ultimate Force ng ano ng Asus. Ito yung ano, yung second brand nila ng gaming laptops kung hindi pa kayo familiar. So the Ultimate Force, yung TUF, ito isa sa mga pinaka brand nilang model, the FX516 PM HN14260. So this is the Intel variant, the Dash F15. Gusto ko mag-joke pero hindi kita tuloy. Pash-pash. Hindi namin alam kung ano ibig sabihin yung F. Kasi yung isa, yung sa AMD variant niya, yung A15 yun guys. So don't be confused. So ayun ha. So yung kapag unboxing to, pero unboxing pa rin. Bukas lang talaga siya. Pero bago yung lahat, hayaan ipakita ko muna sa inyo yung bag niya. Pero tingin ko, sa iba namin review ng ano, mga dash. Nakakita nyo na to, so ayan. Very military vibes yung dating ng bag mo. Talagang, alam mo yun, parang trooper yung dating sa mga ganitong bag. So, that's the bag. Balik ko na lang muna dito. Ngayon din, mag-focus na tayo dun sa unit itself, sa laptop na mismo. So, ayan guys, yung specs niya naka i7 to na 11th generation, 11370H. So that is a 4-core i3s na i7. Then ang pinaka max turbo clock speed niya is 4.8. So almost doon na sa 5 GHz. Then naka RTX 3062 guys, 6GB variant 'yon. Tapos yung 8GB niya na ano na RAM is on board. So may room for upgrade. So later pag nakita ko siya, pero alam ko na same lang to ng ano eh, yung motherboard structure nito ay same ng ano ng M15 ng ROG. So Zephyrus, so technically isa lang available mo na slot. So 8 plus 8, 16 or plus 16, you can do the math, 24 siguro yun. Okay, so naka Wi-Fi 6 din siya. And then without further ado, I think kailangan ko na ipakita sa inyo kung bakit sinabi kong fortunately, nagkaroon kami na stock na to. Ayun, hindi ko pala nasasabi kung anong color nito guys. So, this is the Moonlight White na, yan, Top Dash F15 Moonlight White. So, sa mga naghahanap dyan, yung mga friend natin sa market na fan ng white build. So, tingin ko magandang dagdag sa collection nyo to. White na laptop. Although meron to sa G14 of course ang ROG. Pero, which, what's nice is meron na rin po si TUF na white variant po nito. Ayan guys, look how elegant and how simple lang siyang tignan. Sobrang linis, sobrang elegant for me. Iwan ko sa inyo, pero ang elegant na dating sa akin ng puti, lalo na pag ganito mga pure. So, bago ko siya i-open guys, let's talk naman muna sa mga ports niya. You have your AC port here, your LAN port, HDMI, your USB 3, 3.2C, then you have your Type-C, this is a Thunderbolt, then of course yun yung audio port, 3.5 yun guys, then you have dalawa pa po rito, USB 3 din po to, ayan po, so Kensington lock, Kensington lock. So guys, open ko na siya. Joke lang, wala talaga sound siya. So bago ko pala siya i-open, let's discuss muna yung ano, ito yung structure niya. Yun nga, ang linis tignan. Then, pwede siyang ano, it can cater around 3,200 MHz po pagdating po sa RAM speed niya. Then, yun nga, pwede kang mag-charge dito kasi Thunderbolt siya. Thunderbolt siya. Hindi siya yung Type-C lang, Thunderbolt siya. So, eto guys, ayun, additional ano information, dun sa mga fans ng RGB, hindi po siya RGB. G lang po siya. So, green lang po ang color niya. Pero, naiiba pa rin naman yung synchronization ng ano niya. So, ayan. Technically, na-setup namin yun. Kung hindi nyo napansin kasi, i-wave ni Ma'am Jude yung camera. Nagbukas na siya agad. Ganun siyang kabilis.
So, ang nakalagay sa kanyang SSD sa 512 PCI Gen 3 po na SSD. Then, meron pa yung isang slot sa loob. Pwede mo siyang RAID 0. Kung paano mag-RAID 0, load ka ng video ng ibang ano. Kasi hindi namin, service center pwede, kami hindi. Kasi po, once na nag-failed yung RAID mo, automatic, boy, ang warranty mo. So, yun lang siya. So, yun, don't do stuff. Don't be a hero. So, let's go here. So, ayan nga po, i7 po. Ang kanyang base lock is 3.3. As you can see. Ayan po. Then, 4 core 8 threads. Then, ayan lang siya. Sa memory, ayan. 3200 megahertz na 8 gig. Then, you have your Samsung. Oh, yun nga. Additional information guys, yung kung gusto niyo mag-RAID 0, kailangan Samsung din po yung gagamitin niyo po na, ano, na SSD. And kung hindi naman, kung kailangan niyo lang ng additional storage, pwede rito 1TB guys. Mari-read yun as a storage, pero hindi as RAID 0 po. Don't be confused. So, Intel Iris Xe. Yan. And of course, the RTX 3060. 6GB variant. Ayan po. So, that's po for the key specs. So, saan tayo punta? In terms ng ano, hindi siya masyadong ano, ano, hindi masyadong visible yung color niya. So, yung kanya ngayon. What I mean is yung, yan, yung keycaps. Kung makikita niyo. Green lang kasi siya. Yung. So, ayun siya. Then, what else? Punta ako sa armory crate. So, may button yun na shortcut dito sa taas. So, there we go. What that? So, yun guys, kung gusto natin palitan yung color niya, ay yung color, sorry, yung kanyang sync, yung kanyang lighting. Ayan siya, ito yung mga naka-setup, so pwede siyang strobing. Yan. Kung mapapansin niyo yung ano, yung highlight natin nung dito sa bandang baba ng keyboard. Para makita nila kung ano yung strobing. Parang tumutibok-tibok lang yung color. Kung mapapansin niyo itong transparent area. That's for the strobing po. So, yun lang, strobing, static, yung steady lang siya. Then you have your breathing, yung parang, yan. Parang humihinga. Of course. Tinagalog ka lang. Astig, di ba? So, yun lang siya, technically. Pero, for me, i7, right now, right? 11th generation. Bagong-bago pa yun sa market. So, why not grab one if you have the opportunity? Especially, additional information din, wala po siyang built-in webcam. So, kung mapapansin nyo, meron po siyang built-in mic sa bandang dito sa area na to. So I think that's the ano yung correlation design ng dating Zephyrus kasi dito din nilagay yung mic ng Zephyrus dati. Yun lang. And then what else? What else can I say? Initial impression. Ayun nga sabi ko sa inyo, ang ganda, ang elegant ng dating. Very catchy sa mata. Ito yung mga tipong pag nilabas mo sa ano sa crowd, kahit hindi siya ROG, mano-notice ka talaga ng ano ng public. Sabi lang, "Ooh, gaming laptop 'to." Color white ang ano. So, bawal siya sa ano, bawal siya sa katulad kong burara sa gamit. Kasi, madudumihan lang to. Kaya hindi ako nag-white build eh. Ayan, guys, this laptop po is available here at our store. Limited lang siya guys, limited edition. So, I guess kung gusto niya siya, punta na kayo agad. Dito kami sa Asus Concept Store SM Bacoor. You can call us or you can visit our Facebook page at Asus Concept Store SM Bacoor. Wag po din sa Kuda Tech. Hindi po yun ano, hindi po yung retail ano, retail Facebook page namin. That is for contents po. So, nung po kayo sa message sa Asus Concept Store, SM Bacoor na Facebook page po namin. I hope naiintindihan nyo kasi na face mask. Protocol di pwede magtanggal. Tapos di ako nag-ahit na yun. Kapag tinanggal ko ito, oh shit, mama. Dad pod. Dad pod na dad face ko. Dad na dad. So, ayun guys, katulad ng sabi ko sa inyo, this model po is derived from the M15 po ng ano ng ROG Zephyrus. Yun, I highly doubt so na hindi kasi ilang beses na po nag-open nun. So, leaving that aside, let's check the ventilation naman sa baba guys. So, you can see yan. So, open naman yung vents niya compared dun sa mga dating ROG. So, yun yung napansin ko dun. So, you have your ventilation here, speakers here. Then, meron kang rubber-like na pang ano, para iwas gas-gas. Then, you have your, ayan pa, yung inyo pong mga outtake. Then, meron din po dito. So, you can see, talagang pinaghandaan po nila na maging maganda yung cooling, ano nyo po,
Ayung inyo pong what do you call this, yung airflow ng inyong laptop para hindi po masyadong mag-init. And then I guess sana naintindihan niyo siya daw mabilis magsalita. I guess that will be all for today. And then ayun guys, kano nga ba ulit ito? Hindi ko alam, sorry, hindi ko nasabi. Kaya tama? 7. Oh, yun guys, for an i7, napakamura nito sa market for me. i7 na naka 3060, 74,995. Usually that specs under ROG is around 99,000 to 100,000 na agad yun guys. But pagdating sa TUF, budget friendly pa rin, 74,995 for ang specs po ng i7 po na naka 8GB with a 3060 with a 512 po na Samsung SSD. Win-win na to guys kung ano, kung bibili kayo pero hindi siya win-win matos. Mind-mind mo na. Oh, pa-mind-mind na lang kasi ito nga po pala si Dash F15 i7, so pash-pash to. Pash-pash. So pash-pash tong Dash-Dash na to. Sobrang ako sa pakikinig sa sound trip na yun. So yun guys, again, I am Kuya Josh in behalf of Kuda Tech dun sa group namin. Pasensya na, medyo nakahiyatos kami right now. Wala kami masyado nare-review. Pa-vaccinate na kayo guys. ayun. And then, see you sa susunod namin video. Ayun, ay si Kuya Da. Ayun si Kuya Da. Ayun guys, ay si Kuya Da. Bye-bye guys. Bye-bye.